Magandang hapon, netizens. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 6, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy po na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ang low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA na natili pa rin po na mababa ang tsansa na maging bagyo, ngunit base naman sa pinapakita ng GFS model ay posible ito lumakas bilang bagyo. Ngunit papalayo na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit patuloy pa rin po nito na pinapalakas o ini-enhance ang hanging habagat o southwest monsoon na kung saan siya din po ang nagpapaulan sa iba't pang bahagi ng ating bansa. Nakaka-apekto ngayon sa Southern Luzon at Visayas. Samantala, isang posibleng low pressure area muli ang maaring mabuo sa mga susunod na araw sa may silangan ng Mindanao. Base po yan sa GFS model. Okay, patuloy lamang po na magantabay ng iba pa nating weather updates at sa updates pa na ipapalabas ng PAGASA hinggil po sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw, dahil po sa low pressure area at ng southwest monsoon, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Sambuanga Peninsula, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Quirino. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at paguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms at ng southwest monsoon o habagat. Kung kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan at palagi pong magdala ng payong o kahit anumang panangas sa ulan sa tuwing lalabas po ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy pa tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.